And agad-agad na magtatanggal ng hero sa blacklist, and that would be the Selena paired up with the Paquito. Nire-respeto nila yung mastery ni Few on that hero. Alam mo, last week, no? Eh, ito, Bren Esports follow up with a Karina ban. Nakakita tayo ng Selena pick from Bren Esports, yes, last week. Santi, no? Mm-hmm. Na naging way din sa... They're trying to pull it back up kung paano nila pinoformulate ang kanilang galawan dito in their playstyle. Pero mostly dito, Blacklist Internationalist banning Haji Special Joe. Yep, ayaw talaga nilang ibigay yung mga heroes dito. Kahit yung mga sarili nilang heroes, kasi they're also respecting that Bren Esports can also use that show. Isa si Cho sa mga highest pick rate and ban rate natin sa current season na rin. Dahil na rin sa mga kanyang pick-up capability. Pati pwede kang sumiga kasi. Pwede kang sumiga. Pwede mang gangster. Pwede kang mang gangster eh. Lagi siyang norim eh. Oo, oh, mahirap talaga pag ito yung katapat mo. Kasi aside doon sa ability niya, yung mobility, pwedeng-pwede pa siyang makagawa ng place na makakapag-pick-off, yes, makapag-provide ng space and info. So, just to be safe, yung blacklist, tatanggalin nila yon kahit hero pa nila. But now, Dexter, yung side ng blacklist, probably Dexter or si Hat yung gagamit nung mismong team na to. But the problem is, mukhang possible na makounter agad sila ng Bren. And that will be the Yuzhong. Right away. Yuzhong, entry for the backlines, and also... For XP lane din, gusto rin nila i-target dito either si Edward din or pwede rin nang unahan. Pero, Bren, prioritizing the denies or counters ng heroes kayo na side ng Blacklist International. Inagawan ng hero yung The Filipino Sniper. The Filipino Sniper, respect na rin para sa Filipino Sniper Ohev na talagang maganda yung pinakita niyang performance nung M3. At kaya nga siya binansagan ng Filipino Sniper. And with that, sasagot ka agad ang Blacklist International. May cowboy. Alam mo, ikaw lang may bang-bang. Sino akong bang-bang? May cowboy. May cowboy, may... Si Clint is already on play. Magandang combo to. If ever ito ang gagamitin nila against a Beatrix, magandang napoproc actually yung nagagamit ng isang Clint for laning early game. Alam ko, TDC, may nakaka-matchup kang mga ganitong Clint eh, no? Oh man. Ang sakit niya din. Lagi masakit sa anin. Bakit? Sakit sa bangsa. As isipin mo, pagka quick draw niya, meron siyang double shot. It means yung double shot niya na passive. Pwede mo siyang ipang kite sa kalaban, especially kapag up against melee heroes. And you can also utilize that to destroy or to deal damage sa mga turrets in a very safe spot. Mm-hmm. So yung magiging match-up dito ng Blacklist and Bren on the gold lane would be micro eh. Talagang galawan sila dito. Kailangan umilag sa mga bala. Kailangan nila ditong yung mga bala nila isakto dun sa mga kasa. Hindi pwedeng pabara-bara lang ng bato. So now, Bren... removing the Olos as the jungler na pwedeng kunin ni Kevier. Mathilda naman ang sagot ng Blacklist ngayon. So parang kinukulang pa nga sa jungler yung Blacklist. Well, for Bren, mukhang wala pa silang roamer. Tsaka yung mid lane nila na possible support or mate. Alam mo, ang daming pwedeng maging pick-offs dito sa side ng Blacklist International kay Eve, no? May Hayabusa din tayo from Bren. And ito yung mga naging staple din nila na heroes sa mga streams pa lang. And they want also to follow up na... magiging mas aggressive sila sa pag-ikot pa lang sa jungling phase pa lang dito, TDZ. Yes, maganda rin kasi talaga yung ano dito, pagkaka-first pick rotation ng Blacklist International. Again, meron silang scaling hero with the Clint, and meron din silang poprotekta dito sa mga frontliners, which is the Reynos, na talagang mag-a-absorb ng damage sa mga frontliners din ng Bren Esports, which is the Hayabusa. And maganda rin kasi siyang pag-control ng lane eh. Kumbaga, meron kang sasagot kapag mabot tayo ng mid game to late game. Yeah. Kapag lumalamang yung Bren, meron pa rin taga-equalize ng lane equilibrium sa side ng Blacklist International sa opposite side. Pinapantay pa rin nila eh, no? Yeah. Talagang naghahanap sila ng ano eh. Lagi merong prepare. Kung baga parang sa billiard, di ba? Lagi merong prepare na... Yung susunod mo, advance ka na mag-isip. Advance ka na mag-isip. Lagi kang two steps ahead or one step ahead. Kasi pag tinira mo lang, umaga, yun nga sa billiard eh. Pag tinira mo na tapos wala kang prepare, paano ka titira next? Kasi nakaharang na yung bola sa'yo, di ba? Mismo. So, ganun yung ginagawa nila ngayon. And ang ganda rin naman na ganun sila mag-isip since... alam na nila yung possible picks din na isagot agad eh. Parang nagiging chess game, draft pick pa lang. But now a Ruby pick for their roamer. Ito na yung gagamitin nila for the crowd control and the sustain. So kailangan dito kumuha ng Blacklist na jungler na hindi gaanong mahihirapan pag ito yung katapat o manggugulo sa kanya. Yung dapat pwede makaiwas eh, no? Makaiwas, hindi pwede. Kumbaga, either pwede siya maging dependent jungler na makapagbigay din vision. Pwede tayo makakita ng YSS for this game.
Pero yun nga, it either depends kung may kailangan din silang iwasan ni Tael. Ano to eh? Hayabusa din to eh. Yes. And magandang prepare din kasi to para sa Bren Esports since alam ng Bren Esports na wala pang jungler dito ang Blacklist International and Kevier loves to play a lot of heroes such as Lancelot and Karina. Pero this time, tinanggal ka agad ng Blacklist Leonardo ng Bren Esports and they will go for a Ling which is parang ganun din naman yung ginawa ng Bren. Akala mo ikaw lang may prepare. Meron din akong prepare. May sagot. Naka-ready na yung Ruby. May nakahanda. And that is a comfort for Kevier. Itong Ling niya talagang assassin yung comfort nito eh. Nito ni Kevier. And alam naman natin na yung Lolita signature na yan ni Dexter. So for the last pick, ano kaya yung kukunin ng Bren? Oh, again, for Bren Esports, wala pa silang mage dito na magde-deal ng magic damage. Meron na silang frontliner with the Ruby. So I guess Farsa is a really good hero here for Bren Esports. Pwede na mag-deal ng damage sa backlines kasi matlakas na yung frontlines dito ng Blacklist International. Using the Lolita, again, meron siyang Bulwark. So, again, magandang counter na yon para sa Beatrix and you don't want to for Blacklist International to counter your another draft or your last pick. So, Mage, pwedeng... they will go for the Kagura instead na isa pang hero na pwede mag-deal ng damage sa backline instantly. Ang daming pwede makapag-disengage dito sa side ng Blacklist International mainly. O, Haji nga to, Haji Hero nga tong Eve, Santi, tsaka TDZ. And there's a lot of things to be worried din sa mga heroes ng Bren Esports right now. But nakikita natin ngayon, ladies and gentlemen, Blacklist International opening doors for this assassin pick. Ito na yung new shade of black. New shade of black. Oo, medyo lumalayo na sila dun sa dati. Pero makikita natin kung magiging mas effective nga ba yung new shade of black eh. Since yung kalaban nila ngayon, parang tinarget o laging nagre-react doon sa mga picks nila. Kasi kung mapapansin mo, halos lahat yon counter na pampasok doon sa backline ng side ng Blacklist. Imagine, pag magsisetup ng Numinon Blast si Dexter o magsisetup pa ng Real World Manipulation, andyan yung Yuzong eh. Andyan yung agad. And andyan din yung Kagura. Alam mo to, TDZ, kasi comfort pick mo din to. Parang mahihirapan yung Eve and possible na i-cancel niya yung Real World niya if talaga mapwestuhan siya ng Kagura. Exactly. That's a very good point, Santi. Kasi ang daming pang-cancel nga dito. Bukod pa doon sa Black Dragon form ng Yuzong, pwede mo rin pang-cancel dito yung Yin Yang Overturn ng Kagura. So, ang daming pwedeng sagot dito ng Bren Esports against the team fight composition na meron ang Blacklist International. Pero ang lamang naman ng Blacklist International kapag naka-setup sila na maayos, pwede lang idire-diretso to at mapabilis ang kanilang snowball factor. And here we go. Game number one in this best of three series. Manggugulo si Joyboy agad sa purple buff ni Kevier. Alam niyang hindi to pwedeng pagbigyan basta-basta. Impossible delay. Walang kasama si Kevier dito at mukhang sumisigaw na siya at humihingi ng tulong. Pero ang gagawin dito ng Blacklist, sabi nila Kevier, mag-isa ka muna, pasensya na. Pagtutulungan din muna namin dito si Saksa sa may bandang kabila. Pero Kevier forced to use that retribution. Pero mukhang mas mabilis si Saksa nakaikot doon para kumuha ng Lethal Wanderer. Dinelay at sinubukan na kawin doon. Pero Blacklist International in this first early game phase, mas nagiging maingat sila and precise from the taking of this objective. Yep. Look at this. Talagang makikita mo yung aggression na binabato ng dalawang teams dito. Double middle lane aggression para sa Bren Esports and Blacklist International. Talagang sinusubukan lang din nila natantsahin kung gaano ba ka-aggressive or gaano lalalim dito yung isa't isa. So far, early game talagang medyo setup pa rin eh. Talagang tantsahan pa rin eh. Testing the waters para sa dalawang teams. In terms of the lane matchup, ikita mo naman, sustain laban sa sustain, damage laban sa damage, pero meron talagang ano eh, kuya buff itong si Oheb sa may bandang itaas. Ayaw siyang bitawan ni Dexter. Yeah. Dito na yung nakikita, no? Madaming pwedeng i-switch dito isang Beatrix na pwede mag-scale din sa lane, pero sa baba, si Flap, binabantayan din ni Joyboy, Edward, tsaka Kevier, mukhang gusto rin sumimple. Gusto nila across din doon sa ginagawa ni Dexter. Pero Flap, using that petrify para lang mapigilan yung pagpasok ng Blacklist is a really good reaction. But now, kailangan pumuesto ng both teams for the upcoming turtle kasi crucial din to kahit early game pa lang. Yes. Alam mo, yung pick na Lolita na to, TDC tsaka Santi, no? This was picked last week also by Blacklist International. Maybe pinapakita nila ngayon na meron pang code na binubuhay na either there's a new shade na gusto nilang i-develop pa rin. Parang patches lang, no? Parang meron patch update yung ano yung Blacklist International ngayon. Pero nakikita natin na unti-unti na rin silang nagkakaroon ng isang structure na solid na okay, aganat sa atin tong Lolita before eh. So subukan natin siya ulit. Gawin natin siya ulit ngayon. However, Turtle Fight, kuha na agad
ng side ng Bren Esports, hindi man lang nakalapit si Kevier, they have the info na nasa taas muna si Kevier. So parang ang call ng Bren doon, tara i-go na natin yung turtle. Even na may vision si Edward doon sa pagbisita niya, wala na rin silang magagawa. So as of now, Bren is actually parang nakakagulat eh. Isipin mo, nasa inyo na yung turtle, may extra gold kayo doon ma-re-receive, pero blacklist pa rin yung may kalamangan in terms of the gold. Yeah, they know how to make their cards work dito sa Anti tsaka TDZ. Alam mo kanina, sinubukan nga, lituhin nga ng Bren Esports dun sa taas. It was Beatrix also. Nag-respond sila in twos and blacks in fours sa taas eh. So kanina, tinatry nila divert yung attention, kaso mas naka-farm dito na maaga si Kevier din eh. Yeah. Pati, mapapansin natin na hindi ka... yung mukhang may nahuli. I am offended talaga. Medyo na-offend naman at napasobra. Habang ngayon, unang kill ang makukuha ng Bren Esports. Ngayon, nakikita natin na may bawi silang gustong gawin. Hatch with the real world manipulation. Oheb, hindi aabot yung bala. And Few, makakatakas siya. Walang trade na naganap. And Bren na ngayon, yung may kalabangan. Ito ang isang advantage na isang Hayabusa. Uy, ito na nga, ladies and gentlemen. Sa laban na mabibigat na sa Anti, kailangan natin mag-pause. Oo nga eh. Akala ni Few makaka-uwi na siya ng safe. Pero yung killer instinct ni Kevier, parang naramdaman niya eh na hindi ka muna makaka-uwi. Habulin muna kita. Oo, may senses siya na, oops, sandali lang ha, nakakaamoy ako ng dugo. Nakita niya kaagad si Few sa middle lane. Pero also, while the game is paused, I want to clear out na medyo mabagal yung game natin ngayon. Ah. Napapansin natin for the first 3 minutes ng laro is wala pang kill. Actually, kakatapos lang ng kill na to eh. 3 minutes, 30 seconds tayo nagkaroon ng first kill. Kasi most of the heroes dito ng dalawang teams natin is heavily relying sa cooldown. Yeah. And napapansin natin na kapag nakakuha sila ng level 4, dun lang sila umiikot. And also protecting the jungle area na laging nag-i-invade yung Bren Esports pati yung Blacklist International kahit early game pa lang eh. Across nga eh. No? Parang mirror yung nangyayari. Mirror, yes. Yeah. Kung manggugulo yung Bren, manggugulo din yung Blacklist. So parang nakadepende kung sinong unang magre-react at makakuha nung kill. Kasi in terms of the trading, halos pantay eh. Pantay actually on the kills. Tapos yung gold, ganunan lang. Yeah, pareho, pantay. Kaso kanina, ang naging advantage lang doon ng Bren Esports, may Ruby sila, meron din silang Hayabusa. Kasi kanina, it was Haji trying to also set up eh. So, ang hirap lumayo, kasi once mahuli yung dalawa doon, magiging delikado din sila. So it was a Blacklist International instinct na huwag muna tayo mag-engage for now dahil medyo mahirapan sila. Mm-hmm. And naiita natin yan, parang nag-ano muna eh, nag-chill muna yung mga players natin from Bren, even yung side ng Blacklist, and yan si Edward. Ginagawa lang talaga na kailangan nilang magpakalma at hindi madala doon sa mga ganitong process na kailangan pagbalik nung game, pag timer nung 5-4-3-2-1, dapat ready ka agad eh. Nakadikit agad yung daliri mo doon sa cellphone mo. Yung switch eh, no? Pero gusto ko rin itong experience yung mga sinishake-shake nila. Oo nga rin eh. Parang yung warmer. Yung hand warmers, no? Kasi masalang umiigot yan, masalang umiinit yan guys kapag kapag inaalog. So, syempre sobrang lamig dito sa studio natin. But also I wanna go back Santi pati OSX no. Sa since heavily reliant yung cooldown natin, nakita natin na laging nakakalamang sa atake ang Bren Esports dahil na rin sa cast animation ng I'm Offended. Mm-hmm. Kasi ang cast animation ng Numinon Blast, ang tagal eh. Parang umi-erin muna siya. Ang bigat kasi nung hammer ni Lolita. Isipin mo yung bata, binigyan mo ng hammer na napakalaki. Oh, pero malaki yung impact. Pero my point is, nakita natin na every time na gustong mag-aggressive ng Bren Esports, isang I'm Offended lang, call ka agad ng Bren Esports. So, that's yun yung mga bagay na kailangang tignan ng Blacklist International. Lagi dapat nila alam kung nasaan yung Ruby. Hindi agad nakaka-react yung side ng Blacklist dahil nga mabilis yung I Am Offended compared to the Numinon Blast o Palulita. And tama ka nga doon, ang hirap nga naman talaga i-timing, pero unlucky nga naman ang impact. Pero saksa ata mo ka mapapasobra. Andito na yung Numinon Blast. Mara, cancel! Coming in from Joy Boy, hindi ka na makakampas pa at makakabawi na sila. Saksa will go down and Kevier agad na aangat doon sa may bandang itaas. Sila'y may kalamangan but a kill from Flap. Babawi siya. Clap back kaagad-agad. 2-3 on the top side. Uli na naman ng I Am Offended play si Joy Boy dito. Ang laki ng impact na ginagawa niya dito, OSX. Joy Boy on the movements. Hila, I'm Offended. Let's dance ang pinapaprok na dito. Alam mo, ang daming magagawa to ng isang Ruby. Knowing na si Joy Boy ang gumagamit nito, yung pag-ikot niya pa sa mapa, buong-buo na susuporta niya lahat ng team. Si alam niya na ang gagawin ng Bren ngayon, kailangan natin ipareact yung Blacklist para makuha tayo ng magandang pick-off. Kaso, kung matamaan at ma-burst down sila dito ng
members ng Blacklist International ang bilis na mag-respond ni Kevier. So, Bren now, utilizing this window para hindi sila maalanganin mga mesa mid-game. Mm-hmm. Yep. Agawan turtle, ang possible na mangyari, andyan lang si Kevier, pwedeng sumilip, real-world manipulation. Si Joyboy ang mapapatumba, pero yung dragon, na-cancel niya na. Numinong Blacklist, hindi ko connect, another cancel! But the turtle has been secured by Saxa. Ang ganda ng wow. Nagiging ikot ng Bren Esports. Alam nila yung kanilang ginagawa, but Super Marco, may flicker pa siya para makatakas. Pero pansin mo, ilang beses na nag-a-attempt yung Blacklist, kaso nakakancel lagi yung malalaking ultimates or setups. Yeah, ang zoning potential din ni Flap na ginagawa. Actually, mag-Black Dragon form pa lang siya. Ang daming pwedeng umalert o sa side ng Blacklist International. Either you go back or you attack. Kanina, binantayan din ni Haji na parang kailan ko ito papatayin ng ultimate ko. And kanina, when it's done, and that was, ito, hindi mo minsan matitempt or makikita kung paano malirete ng isang Hayabusa ang turtle na ito eh. Yeah, pati makikita ka natin. Ooh. Oh, look at the burst! Kevier! Boy, hindi at makakaya pa. Nakatakas pa si Kevier! Ang bilis naman ng daliri nun! Akala natin makukuha na siya ni Few a burst and also a flicker. Mm-hmm. Pero wala siyang napala. Nakatakas dito si Kevier. Pero parang ngayon, makakaikot yung Bren and possible steal pa nga doon sa jungle side ng Blacklist. But now, it's just a waiting game. 6 minutes in, dikit na dikit yung kill score. Even the gold, hindi gaanong nagkakalayo. Sa tingin nyo, ano ba yung magiging takbo dito? Kasi palitan lang eh. Kukuha ng kill yung isang team, kukuha din yung isa. So parang hindi natin masabi kung sino talaga yung may kalamangan. Actually, Santi dito, no? Naghihintayan ng Black and Bren for the perfect timing and momentum na pwede sila makakuha ng items na kailangan nila. Alam nila kung mag-engage lang, it would be very difficult na paano i-address ang mid-game to late-game. Kasi the only way to proc or activate these heroes with these items, TDZ, feeling ko momentum ang kailangan nilang gawin dito eh. Yep, it's all about momentum since nakikita na rin natin na yung Bren Esports nagkakaroon na sila ng mga items. Size preparation from the real initiation coming in from Kevier. Pinulot ang espada tapos andito ng mga bala. Dalawa ang babagsak sa side ng Bren. Pwede sila mag-transition on the boss and the turtle. And this just shows kung gaano ka-patient yung Blacklist sa ganong klase ng mga initiation na hindi sila basta-basta magbibitaw ng skills, not unless sigurado. Exactly. Kapag hindi kailangan magbitaw ng skills, gumamit ng skills, naghihintay na sila, binibigyan nila ng oras yung mga core heroes nila na magkaroon ng items. Pero once nakakita ng magandang opportunity, hindi magdadalawang isip mga team gamitin ang mga ultimate. Parang ganito. Pero si Dexter dito, low on HP na siya na nga ba ang kukunin. Saksa dito, hindi siya binitawan. Turtle, hindi pa rin nire-reset ng Bren. Si Flap dito magsasun ng mga members. Pero wala siyang mananakap kasi lilipad muna si Kevier. Andito na yung mga espada at may real world manipulation pa. But the sustain coming in from Edward. Gusto niyang humabol. Gusto niyang bumawi. Pero mukhang 10 bits na ang kanyang damage. Hindi niya naaabutan pa. And that will be a trade. Patay si Dexstar. Ganon din si Flap and si Few. But they secured the turtle. So parang worth it din yung trade eh. Worth it ang trade. Hindi man konti lumama ngayon ng Blacklist or Bren sa bahagyang yun na goal. Pero that is Oheb receiving 4 kills. Ooh. The Filipino Sniper. Ito na yung sinasabi natin momentum TDZ. Yung momentum, kuwang-kuwa na ng Bren Esports eh. Kahit lamang yung Blacklist International sa score, nakikita natin sa network na lumalamang pa rin ang Bren Esports. Bakit? Dahil na rin kay Flap. Kasi yung pag-zone niya gamit yung kanyang Yuzong is perfect. Nakita natin kanina ng first turtle take na dalawa kaagad yung nakakancel niyang ultimate sa side ng Blacklist International. And yung itong recent na turtle take naman is zone out niya yung tatlong members ng Blacklist kasama na rin doon yung core na si Kevier. Kaya nakakuha sa'yo ng isa pang magandang objective, nakakuha ng free turtle dito si Saxa. So what a performance here para kay Flap. Hindi makalapit yung mga members ng Blacklist eh. Parang may bouncer na nakaabang na bawal kayong pumasok dito sa turtle pit. Yeah. Pero the more na tumatagal to at nagkakaroon na ng sustained item si Dexstar, possible na mas magiging confident na siyang pumuesto doon ahead. But now, talagang target ng Bren would be the top lane turret. Ina-advance nila ng clear tapos sama-sama lang. Well, yung Blacklist, ganun din yung ginagawa. Abangers ang dalawang mga kuponan. Abangers at ibang klaseng iwas doon ni Oheb na ginagawa na sa kada sniper. Parang kung alam ko yan, mas alam ko din yan. Uy! Hero ko yan eh. Oo. alam ko paano pumuesto niyan eh. Pero meron din akong bang-bang ha. Sabi dito na yung Oheb. Pero nakikita natin ito, Santi, tsaka TDZ ha. Oh. Blacklist International and Bren showing mastery of this OP hero sa RG na nakikita natin. Oo, madalas. Madalas natin nakikita to. Kung hindi man nakakalaban, madalas nakakakampi natin. Pag nagsosolo, nagtitrio, di ba? Mga 1v1. Mga 1v1, oo. Ikaw yun. Pag walang magawa, no? Ikaw pang 1v1 mo, Uranus eh. At least, di ba sustain? Oo nga. Mukhang atake Joy Boy.
Pwede conceal play? Conceal sana, no? Mm. Pero mukhang nakaramdam din na wala na siyang mapupuntahan pa doon. Sakto lang din yung recall at yung timers ng Blacklist. So now they will just try to secure the purple buff. Abangers na naman. Wala talagang nag-initiate, no? Walang sumusugal na pumasok kasi alam nila yung risk na malaki yung pwedeng maging kapalit. One yes. thing about risk din, Santi, is inaabangan din nila dito kung when unang gagalaw ang Bren Esports. It's always about that first move. And the real-time win rate, 61%? 61% para sa side ng Bren Esports. Yes, kasi marami na rin sila nakakuha objective. And also when it comes to items, lumalamang ang Bren Esports. Kakakuha nga lang na lighting transition review. But look at this. Umabol si Kevier. Galing sa baba, biglaan lang tumalong. Pero Saksa will try and secure at nakuha niya nga. Kaso hindi naman matutuloy yung paghampas ni Dexstar. Hahabol na lang si Edward. Ayaw niyang bitawan si Flap. Pero andito na si Kevier to the rescue for a killing spree. Ngayon, dalawa ang babagsak. Kapalit nito ang Lord na nakuha ng Bren. Another trade. Tapos transition sa mid lane. Basag top lane ng Blacklist. You see the discipline na kahit hindi man nila nakuha yung mismong Lord. Sabi nila, tara, kumuha tayo ng heroes. Kumuha tayo ng Tore. And gayon, nakokontrola natin. And possibly yung win rate kanina na real time magbabago na dahil sa ginawa ng Blacklist. We're seeing a new developing color or shade ng Blacklist International, how they were composed sa pagkuha ng objective. Then kita nyo guys, ladies and gentlemen, yung even yung gold natin kanina lumamang doon ng Bren sa pagkuha ng Lord. Pwede ito ma-takedown ngayon, pero kung makikita mo, secure din ng Blacklist International yung mga little things na pwede doon silang magkulang. And ito yung mga pagkakamali nila last week eh. Tinatama nila lahat ng bagay at dinadala nila dito kung paano nila matidevelop ang bagong galawan. Yes, and including the Joy Boy with a flicker eye, I'm offended play. Nandito pa si Flap na cancel yung real world manipulation. Kevier on the move. Biglang tatalunan yung dragon. Pero mukhang namatay 10 beats ang paghabol niya. Here comes the flank coming in from Conceal. Edward. Gusto niya ang tapatan dito si Flap. Kanina lang nakita na sila. Pero may petrify pang follow-up. Kevier andito na. Saksa dito for the kill. Ugi shadow kill. Bigla na lang nag-ninja moves. Tapos dalawa ang mapapabagsak. Pero palit lang. Bren now on the advantage. Si Haji ang namataan niya doon sa may bandang damuhan. And now Bren, possibly makabasag silang dalawang tore sa mid lane if ever man-force nila to. Gusto kong ikabet yung sinabi kanina ni OSX na ang gandang makipag-trade ng Bren Esports. Okay lang, balikan natin yung nangyari kanina sa Lord. Again, Bren Esports, understand na okay lang kahit makakuha sa Safe! Dumablis yung shuriken! Nakaramdam! Buntik na yun! Oh my, pero going back sa punto ko kanina, ang galing mag-trade ng Bren Esports, pati yung Blacklist International. Again, Blacklist International, nakakuha sila ng dalawa, lumamang sila ng onting ng bahagya when it comes to to network dahil na rin sa dalawang takedown, Flap and Few. And also, slowly, Blacklist International, parang pinapatch up nila yung, okay, sige, ang problema natin dito is yung magic damage. Lagi nating i-asinta o i-focus fire dito si Few. Few currently at 0-4-1, hindi enough yung magical damage ng Bren Esports when it comes to initiating clashes. And Blacklist International, lumalamang sila when it comes to dealing magic damage dahil na sa real world manipulation. Parang kontrahan yung nangyayari. Kontrahan. Parang one of the reasons nga na kaya talagang nakakagalaw ng matiwasay itong si Oheb dahil dun sa ginagawa ng teammates niya. Yung zoning, kailangan na magandang pwesto. And sa nakikita natin ngayon, Blacklist International might give one big setup play from Haji or from Edward na pwede nilang isustain ang kanilang damage na makukuha from Bren Esports. Kanina, nakita kung paano naging disiplinado sila na mag-back out doon. Haji was taken down, yes, pero the only way na pwede makabawi sila sa mga bahagyang or nagkulang na mga pagkakataon is hintayin na makabawi din sa laning and objectives. Kailangan nila ngayon maging patient. Malayo-layo si Kevier. Bren knows that. Ang layo na at ang bilis na tinitake ng Bren ito. They don't have the retry user and mukhang masesecure na to ng Bren. Hindi na mag-i-initiate ang Blacklist basta-basta. Nahuli si Kevier ng punta pero successful siya na napaangat niya yung minion wave sa may bandang itaas. Possible basag pa sa may bandang ibaba. Ibang klase yung trading ng dalawang teams natin. Ibang klase yung kanilang instincts. Instincts at ibang klase ang to the rescue. Ibang klaseng emergency call ang ginagawa ngayon ng Blacklist para magresponde at ang Bren Esports, ang bottom lane ang magiging target nila dito, TDZ. Yep, sasabayan nila yung Lord dito. They knew na kailangan mabasag muna tong Tier 2 turret bago magamit ng Lord yung skill niya. But look at this, depensa rin ang Blacklist International against this offense. But successfully taking down the second Tier 2 tower sa Bren Esports. Kailangan na kailangan ngayon ng dalawang kupunan yung pasensya. Patience is the key.
Kasi kung mapapansin natin, hindi humihiwala yung mga members ng Bren, even though yeah. na they have the Hayabusa. Well, yung Blacklist mahilig naman na ipa-split push lagi si Kevier doon sa may bandang itaas, away from the fight. Kailangan talaga may insurance, and Blacklist International is making sure na yung top lane ay nagiging secure. Naging delikado nga doon, or medyo nag... Meron miscalculation na pwede mangyari dito if ever ang Bren hindi din mag-push. Kaso ang Blacklist din, sinisigurado din ang top lane ay magiging assurance nila if ever magkakaroon ng split mamaya. Mm. Oh, looking at the items here. Oheb, tingnan natin yung items ni Oheb. 503 ang ating Filipino Sniper. Meron, almost completing the items. Wind of Nature will be their, the last item pickup here para kay Oheb. At pansin natin na perfect yung kanyang positioning. Wala pa siyang death. Nahihirapan ng Bren Esports na i-take down kagad si Oheb. So this is one of the heroes that they need to look out for kapag mag-deal out ng damage. And also, yung finisher na si Kevier gamit yung kanyang mga items. Again, Windtalker and... pure split push, pero may malaking possibility dito na mag-split push ang Blacklist International. Oh! At layo ng pinuntahan ni Dexter! Halika muna dito sa baybandang likuran! Tapos ngayon ay papasok na sila si Kevier, pwedeng umasinta! What a play! Mukhang babagsak si Super Marco at mukhang hindi na siya super ngayon, pero 1-for-1 ang nangyari. Bren with a beautiful setup, hatak ni Joy Boy. Kaso nga lang, meron din nakuha yung Blacklist, so hindi makakaarangkada basta-basta. Ginamit muna doon. Pinagamit ang Bren Esports ng ultimate ni Joy Boy para ang Blacklist. Okay lang kahit si Dexter munang makuha, but the burst nararamdaman ng Bren Esports ngayon kung paano sila ngayon paano sila makabawi. Yeah. Ang one of the best ways for them na makabawi ang Bren Esports is ma-takedown nila or mapantay nila yung map advantage. Yung map advantage na meron ng Blacklist International. Napapansin natin na nagre-react palagi ang Bren Esports sa lahat ng initiation ng Blacklist International. Laging may cancel, laging may reply. So ang pwedeng gawin dito ng Bren Esports is kumuha sila ng magandang pick-off. Tulad nung nangyari nung early game na ginagawa ni Joy Boy, yung I'm Offended. Magandang attempt yung ginawa niya kanina, but unfortunately, si Dexter lang yung namatay. Na-miss nila si Kevier. Hindi naging successful yung takedown nila. At naka-reply kaagad ng Blacklist. So, at ang punto ko is, makakuha sila ng isang mabilis na kill. Secured kill. Damage output eh. No? Pick-off muna. Kailangan burst lang. Down kaagad-agad. Pero si Edward, nagsisilbing bulletproof. Sinasalo yung mga bala, men. Minamama na. Oo. Minamama eh. Amin lang, tabi kayo dyan. Ako nasasalo dito ng mga bala na pwedeng iba to ni Super Marco. Alam nila yung kailangan lang gawin. But here comes the dragon. A cancel for the real world manipulation. But the Kevier will secure the Lord. Ngayon, Mamba out na muna sila. Sabi nila, nakuha na natin yung ating kailangan. Tara, balik tayo sa ating objectives. Ngayon, lumipat na naman ng lane si Kevier. Nakaabang na siya doon at mukhang pagsasabay-sabayin nila yung flow ng minions. Blacklist International finally getting that Lord. Ito ha, Luminous Lord to na pwedeng maging advantage na pwedeng sirain rin ang base ng Bren Esports. Kanina, kung titignan natin ang real-time win rate, na bumalik at na TTC! 68% para sa Blacklist International, and with a 2.1k net worth lead. At sila ngayon ang umaarangkada. Sila ang may hawak ng mapa. Bren Esports ngayon is nahiipit sa loob ng base. Flap, again, wala yung Black Dragon farm na kanina. Hindi niya na-cancel yung Numinon Blast, kaya nakakaroon opportunity ang Blacklist International ngayon. Lumamang! Ito ah. Nabaliktad. Nababaliktad. Eh. Alam mo, makakapag-set up lang dito side ng Bren Esports, Super Marco lang, and he needs to make it count. Pero ngayon, Blacklist International sugod na rin. Inunahan na nila ng pagkas, tapos andun na naman yung reaction ni Flap na gusto niyang i-reset. But here comes the minions. Napakadami nang papasok. Dalawang inhibitor down from the side of Bren. Pero andito na nga yung mga espada. Pero tuloy pa rin sa pagbitaw ng mga bala. Numinon Blast, hindi tatama. Sayang yung flicker doon. Pero andito pa rin naman yung mga teammates nila. At walang namatay sa Blacklist. Nice try pa rin. Kumbaga, kung tumama yun, men, ubos. Kahit isa. Kahit isa lang. Walang tumamang isang ultimate, men. Sayang. Nagkaiwasan. Nakikita mo yung presence of mind blown teams natin, no? Talagang kayang-kaya nilang iwasan ni Tempest of Blades, yung Numinon Blast. Prepared na prepared yung dalawang teams. We're seeing a new version of Blacklist International ngayong Week 3 and Bren Esports. Ito na ba yung tinatawag nating on-site buff sa anti? On-site ito na yun, buff. Eh. Mukhang ramdam na ramdam nila yung tension. At ginagamit nila to their advantage. Ibang klase yung reaction doon ng mga teams. Alam mo naman na pag ine-expect mo na yung skills na ibabato sa'yo, magkakaroon ka talaga ng reaction na mabilis. Pero ibang klase to, parang times 2 eh.
Ganun katulin eh. Alam mo yung patience na hindi umaamba. Alam mo yung mahulog na yung mainit na kape sa'yo na iwasan mo pa. Ganun. Ganun yung feeling nun. Ganun kakabilis. Ganun kakabilis yung reflexes mo. Ang taas ang spider sense ng mga team na to. Okay. Sobrang taas. Tulad ng player gold dito ni Kevier, 15K. And actually, itong player gold natin, hindi na ito nagmamatter kasi almost lahat ng heroes natin except for the post 4 and post 5 already had their items. Nagkaroon pa nga ng unting switch up dito si Oheb. I think that's the Windtalker, or Wind of Nature into Windtalker switch up para kay Oheb since he needs that additional movement speed and attack speed kapag sa team fight. And look at the damage taken. Flop. Ang dami niyang, since siya yung nagiging frontline ng Bren Esports, nati-take down niya lahat. Bukod sa pag-cancel ng mga ultimate, siya rin yung nagiging sponge aside ng Bren. Sinisip-sip niya lang, literal, lahat ng damage. Siya rin yung susi kung ba't na nakakancel most of the ultimates na pang-setup ng Blacklist. But now, sila yung kailangan dumipensa at dumistansya dahil mas may advantage yung Blacklist in terms of positioning. Positioning ang gagamitin ngayon ng Blacklist International. Kakailanganin dito ng Bren. Ito na yung hinihintay nating contest na kakailanganin. Kasi kung sino man na makakuha nito, TDZ and Santi, will be the end. Possibly ganun. Kailangan lang talaga nila makuha yung Lord tapos kumuha a couple of kills na hindi na magiging enough yung depensa. Even Blacklist, nag-hesitate sila na mag-push through kasi alam nila na delikado at possible na maagaw pa to if ever sila yung mag-start. Oh, ito na nga. Speaking of start, minamama ni Edward. Tapos ito ah, pinapauna dito ng Bren Esports ang Blacklist International pero walang may nag-react sa mga ayaw ultimate. Eh. Ayaw. Pero wala rin si Saksa. Wala rin si Saksa. Talaga naghahanap siya ng opportunity na ma-defend yung kanilang base sa bottom lane. But look at this. Look at the Lord Dance kung paano gumalaw yung Bren Esports ang Blacklist International. Nagkakapaan. Talagang kung sino yung maunang gumamit ng ultimate, gare-reply ka agad yung kabilang team. So, talagang ano eh, it's all about execution of skills. Execution. Kailangan magbasahan eh. Kung mapapansin mo, si Saksa nagde-def dun sa base nila. Nag-call yung Blacklist na tara mag-lord tayo, ang layo niya. Pero nakita nila na apat pa rin naman yung members na nagpapadelay o nang gugulo, yung call ng Blacklist, out muna. Kailangan muna talaga ng secured pick-off, not unless na talagang sobrang layo na ng member. And nag-defend pa nga is si Saksa yung may retry mismo. Tiwala sila na, na sinasayawan lang eh. Na hindi nila i-engage yung Lord fight. And look at this, talagang nagkakaroon lang ng opportunity since ang Blacklist International, aware sila na merong I'm offended at kahit sinong members ng Blacklist International yung mahuli, it means na there's a big possibility na mag-turn na naman yung table. Bren, sila yung nasa choke point ngayon ha. Advanced ata ng pop dito ng real world manipulation. They were expecting na mapipick off na nila si Joyman because of the low HP pero si Dexter mapipilitan mga pag-flicker out. Wala nang surprise Luminon Blast na pwedeng gamitin. Kailangan ngayon munang mag-reset ng dalawang teams. Another waiting game, 22 minutes in. Championship caliber talaga itong mga teams natin. Championship caliber at kung chess man to, hinihintay ang isama checkmate. At dito may petrify pa si Yuzong or si Flap. At pwede rin i-combo kay Marco. Pero ito na ba yun? Mukhang maulin naman siya ng I am offended day. May payong kapatid coming in from Q. Pero may bawin naman sila. Tempest of Blades. Taso nga lang pop si Kevier Immortality. Biglang tatalon-talon sa mga pader. Immortality pop din para dito kay Joyboy. Pero si Saksa, nandun ang nahuubos na ang mga immortality ng ating mga kumpunan. But here comes the dragon. Gustong mga habol. Pero si Edward pa rin ang bulletproof. Ito na talaga yung vest nila na talaga sumasalo ng mga damage. Parang fountain lang si Edward. Si parang nasa base. Hindi man lang nababawasan ng HP at mapipilit ang umatras si Joyboy. Blacklist now has the advantage dahil kailangan mag-reset ang mga members ng Bren. Will this be a contest? Kasi nakapwesto na rin yung members ng Bren. Ang haba na nagiging bakbakan at mukhang tuloy-tuloy pa rin. Ang daming reset. Ang daming real world. Si Saksa mapasok pero mukhang mas secure na ni Kevier. A Lord take from Blacklist. Kailangan dito magkapit-bisig ng Bren upang madepensahan itong paparating na Lord. Meron ding enhanced minions. 5v5. Sa tingin mo, TDZ, anong kailangan gawin ng Bren upang madepensahan to? Nako, kailangan nila maka-takedown ng members ng Blacklist International and utilize the death timers na meron tayo dito sa 23-minute mark. And as you can see, ating real-time win rate, 75% sa side ng Blacklist International dahil na rin meron silang enhanced Lord. Tignan mo yung laki ng Lord sa minimap natin. But Bren Esports, what they need to do now is to utilize their skills perfectly. Again, si Flap, nakita natin kanina yung kanyang Black Dragon form. Isang beses nilang nagamit.
pero yung reward manipulation mga tatlo dahil na rin sa items dito na pinili ni Haji. So they need to be careful kung paano nila i-approach yung next team fight. Ang bilis talaga ng kinakaster. Sa iwata, mukhang napasobra. Sila yung kailangan kumuha ng kill, pero mukhang sila yung mababawasan. Nandito na yung Lord sa mismong base. May minions pang paparating, pero pahuhuli nila pa isa-isa. Pila-pila lang ang double kill from Oheb. Pero manunumin ang blast pa nila. What a set and a triple kill. Tapos na ang game 1 for Blacklist. Wow! The silver lining na hinihintay ng Blacklist International. Game 1. Ito na yung code na sinasabi natin na ginagawa nila. Man, yung code, man, sa sobrang haba, na-execute na nila lahat yung command perfectly. And again, with the counterplays, with their ultimates, the symphony of skills from Blacklist International is really on point and they will get the first W sa series natin. Iba klase yung pasensya ng two teams natin, man. Yung Bren, ginawa nila sa umpisa, sama-sama, hindi sila nagsisegue. And probably yung